pinigilan siya ng marami sa hit serye na Kade ng Ginto. Gayunpaman, kinabibiliban din siya sa pagbibigay buhay sa fierce kontrabida na si Daniela. Mas ngayon, patitikman ko kayo ng anong nararamdaman ko. Karakter na mahusay na ginampanan ng isa sa pinakamagaling na aktres ng bansa, Dimples Romana. Pero ang galing at husay ni Dimples, maraming taon nang napatunayan sa maraming karakter na kanyang ginampanan sa mga pelikula. Mula sa mga intense dramatic scenes. And maybe he cheated on you because you weren't good as a wife. Hanggang sa mga nakakatawang comedic scenes. Tita! Mapa best friend man. Para namang hindi natin kaibigan si Popoy niyan. Ate o Nanay Rose. Ganyan ka-versatile bilang aktres ang isang Dimples Romana, kaya marami sa kanyang movie roles ay tunay na tumatak sa atin. But the most challenging role pa rin na kanyang ginagampanan ay ang pagiging isang mother. At dito rin siya pinaka-deserving mabigyan ng award. Dahil saksi tayo sa pagiging isang mabuting nanay niya sa kanyang dalawang anak na si Callie at Alonzo. Ano nga ba ang sikreto niya sa pagiging isang lodi mom, lalo na sa panahon ngayon? Yan ang isi-share niya sa ating lahat sa pagpapatuloy ng kwentuhan natin with Mommy Dimples Romana dito sa I Feel You. And we are back dito sa I Feel You at napanood nga natin ang ilan sa mga pelikulang naging bahagi si Dimples Romana at marami doon ay mga roles na tumatak dahil sa kanyang husay sa pag-arte. Pero bago natin pag-usapan ang buhay pelikula, itutuloy muna natin na nabitin tayong katanungan kanina. Natitigil na nga ba si Dimples Romana kung sakaling dumating ang time na gusto nang mag-artista ng kanyang anak na si Alonzo or even si Callie? Ako, Tones, kasi si Alonzo, I realized that once you become a mother, hindi na talaga sa'yo ang buhay mo. Ang buhay mo ay inilalaan mo na sa iyong mga anak. I can only hope that at some point, Alonzo and Callie would still want to honor what I feel I want to do with my life. But if they feel like they will need me more as a mother than as somebody else in their life, then I will give that to them. But I also feel and trust, no, the tones that I actually am raising and have raised a child in Cali and I'm now raising a child in Alonzo who are also respectful of other people's decisions. I have never felt, even in the times na sobrang peak na ang dami kong ginagawa at hindi na talaga ako nakaka-uwi ng bahay namin, never akong nakaramdam sa asawa ko o sa mga anak ko na pina-feel nilang guilty ako na hindi ako nakaka-uwi. Parang what you're saying, it has at a very young age, na-instill na sa kanila yung respect, the decision. That every feeling is valid. Kung ano yung nagpapasaya bawat isa sa kanila. I'm sure miss na miss mo nang magtrabaho. Super. Paano pag yung, kasi sana yung katawan mo, pag gising mo, may call time, may location. Tapos biglang halos 3 months, 4 months, walang location, walang call time. So paano yung naging adjustment mo doon? Paano? Ang ginagawa ko, Tones, nagpo-focus muna ako doon sa mga bagay na hindi ko naasikaso. Kaya mapapansin mo, halos lahat ng post ko ngayon, yun yung mga naipon na namin. Kasi, believe it or not, over those many years, hindi ako nagkakaroon ng pagkakataong asikasuhin lahat yon. Hindi, kasi before the gap, pinature namin yung mga pelikulang nagawa mo na memorable talaga. And because of these, you also found true friends and real friends, hindi ba? Let's say, mag-start tayo dun sa pelikulang One More Chance. From being friends on screen, nag-transcend off-screen yung friendship niyo ni Bea, di ba? How special is that movie for you? Sabihin ko sa'yo, lahat ng nakatrabaho ko sa One More Chance, sobrang na-enjoy ko talaga kasi we were like one big happy family. And I'm sure that transcended through the scenes that we would do as a barkada, alam mo yun? And natutuwa lang ako kasi si Bea, Alonzo, ay ninang talaga ni Kali. So, nung kay tagal kitang hinintay, mga 16 years old kami, ninang na siya talaga ni Kali nun. Tapos, nag-rekindle lang kami ng friendship nung nag-One More Chance na. Tapos, nasama pa namin si Bea. So, of course, na napakakulit din. Sobrang love na love ko yung dalawang Bea na yan. And I just appreciate na, even through a second chance, nagawa pa rin namin yung pagkakaibigan na yun. Hanggang ngayon, lagi nila sinasabi na mahirap makahanap doon ng totoong kaibigan sa showbiz. Hindi totoo yun, Tones. I have Bea. I have Bea Alonzo, I have Bea So, I have you. I have Angel. Diba? And speaking of Angel, talaga kayo
pa-work ni Angel sa Lobo. Tagal niyo ng friends, ilang years na kayong magkaibigan ni Angel? More than 10 years na. 12 years, kasi 2020. 12 years, oo. Ano kami ni Angel eh, yung bang, alam mo nang hindi kayo magkakandagulutin tong kaibigan mong to kasi swak na kayo ng pag-iisip. Alam niya na pag nalulungkot ka, alam ko rin pag nalulungkot siya, yung automatic ba? May project kayo for the frontliners, yung shop and share, di ba? Kamusta tong project? Very, very good tones. Actually, when the pandemic started, Angel first started, yung para sa frontliners talaga, this was United We Stand PH. This was a different project, separate from Shop and Share. Ito yung nagpo-provide ang United We Stand PH, of course, spearheaded by Angel and Neil. And after United We Stand PH, I think just a few weeks after that, Angel and Anne came together again. And what I love about and still being here because she's a new mom, she's in Australia, and yet she's still able to help out, no? And Tones, I just wanna take this opportunity on behalf of the Shop and Share because you donated a lot of items. Everyone, I just wanted to know that Tony actually donated a lot of items, and not only did it go to Shop and Share, but some of the items of Sevi also and Tony went through to the youth and the kids of SOS Children's Village in Alabang. So Tones, thank you so much. Oy, walang ano man yun, Dimps. Pero yung SOS, it's also another project or parang charity of yours na malapit sa puso yun at tinutulungan mo rin, ano? Mm-hmm. So, every time I listen to you and you talk about your advocacies, your charities, no wonder you are so blessed because you're a blessing to a lot of people. Kaya tuloy-tuloy din ang blessing. Grabe yung pagbibigay mo rin, hindi ba? Pero kanina kasi, medyo hindi natin napag-usapan masyado yung marriage niyo ni Boyet during this pandemic. Meron ba siyang showbiz personality na pinagselosan? Parang wala, Tones, kasi alam mo, yung asawa ko, walang ka-showbiz-showbiz sa katawang. Tones, hindi siya ganun eh. And much as I wanna, you know, i-try ipilit na, uy, nagselos ka dun sa ano, wala talaga. Hindi kasi siya ganung klase ng tao, Tony. Yung, ako rin naman, oo. Sobrang secure ni Boyet. Tones, ikaw ba naman? Eh, yung asawa mo, halos hindi na umuwi ng bahay. Pero okay pa rin siya. Kasi nga, gina-exertan ko rin talaga ng effort, Tony, na maramdaman ng asawa ko na walang pagkakataon na hindi siya ang iniisip ko. How do you handle yung mga ibang comments ng mga mommies or yung mga judgmental na mga tao na hindi siya nagiging mabuting ina dahil hindi siya present sa kanyang anak? Anong sasabihin mo sa kanila dun sa mga tao na nanghuhusgan, hindi ka nag-experience? Una, Tones, alam mo, ako, ang mga bagay na ganyan na hindi natin matatanggal sa buhay. As parents and as people, we should never judge other people's lives. No? We don't know the kind of battles that they go through. And just because it's not out there on social media doesn't mean it's not happening. So I think more than ever, now more than ever, we have to be very sensitive about other people's emotions. Very well said! Alam mo, maraming salamat talaga din. Napakasarap mong pausap. Punong-puno ka ng wisdom. Thank you. Tumang-tuwa kami sa mga stories na shinare mo about Alonso, about Cali. Thank you for giving us a sneak peek of what it's like to have Dimples as their mother. Thank you very much. Thank you. Thank you. I miss you.